Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagat ang The Uncanny Counter na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa isang binatilyo na isang araw ay bigla na lang naging pinakamalakas na counter na siyang tagahuli ng mga evil spirit na sumasalim sa mga tao. Kahit ano pa ang ating hinihintay. Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang eksena nang makita natin ang isang school bus na may sakay ng mga malili na bata. At isa sa mga estudyante ang nagdikit ng isang magandang sticker sa kamay ng driver. Sa kasamaang palad, tila may masamang espiritu ang driver habang pinabibilis nito ang bus sa kanyang kasabikan kapag nakasakay na ang lahat ng estudyante. Siya ay nagmamaneho ng walang ingat sa kalsada ng walang pakialam kahit sino at nabangga pa ang mga sasakyan sa kanyang paraan sa kasiyahan. Nauuna ang guro upang pigilan siya sa padalos-dalos na pagmamaneho, ngunit hindi rin siya pinakinggan ng driver. Sa kabutihang palad, ang radar ng aming counter ay si Hannah, nakita ang kanyang presensya, at ang iba pang mga counter ay kumikilos din. Ang healer ng team, si MS Chu, ay dumating sa harap ng boss na may dalawang metal rod sa kanyang mga kamay. Inihagis niya ang isa sa mga poste diretso sa front screen ng boss, inatake ang driver, ngunit iniwasan ito ng driver at pinahihit ang boss upang maiwasan si MS Chu. Pagkatapos, ginamit ni MS Chu ang kabilang poste para paikutin ang bus para hindi ito mabangga sa construction site sa kalsada. Pagkatapos nito, pumunta si Miss Chu upang pagalingin ang isang manggagawa sa tabing daan na naging biktima ng padalos-dalos na pagmamaneho ng masamang espiritu. Samantala, kahit papaano ay pumasok si Hannah sa bus at hinaila ang driver mula sa driver's seat. Pagkatapos ay nagmaneho siya ng bus ngunit nalaman niyang nabigo ang preno. Samantala, dumating ang isa pang counter, si Mutak, para tumulong sa kanyang sasakyan. Siya ang nagmaneho ng kotse, dumaan sa bus, at pagkatapos ay huminto ito sa gitna ng kalsada. Sinisikap ng masamang espiritu na pabagsakin si Hannah sa panahong ito, ngunit sinaktan siya ni Hannah gamit ang kapangyarihan mula sa teritoryong kanyang tinatawag. Pagkatapos nito, si Mutak, na nakatayo sa tapat ng kotse, ay tinulak ang kotse upang pabagalin ito. Sa kalaunan, pagkatapos ng maraming pagsisikap ni Mutak, sa wakas ay huminto ang boss, ngunit kinuha ng masamang espiritu ang isa sa mga bata na hostage. Pagkatapos ay lumabas siya ng boss at gustong tumakas mula sa pagkakahawak ng mga counter, gamit ang bata bilang isang hostage. Ngunit biglang lumuwag ang pagkakahawak niya sa kanyang sandata, na ipinadala ang enerhiya ng kanyang pangunahing tauhan, ang pinakamalakas na counter ng koponan, kaya lumitaw si Moon sa bubong ng boss. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para ihagis ng masamang espiritu ang kanyang sandata, ngunit tumalon ang masamang espiritu mula sa tulay kasama ang bata sa ilog. Nagiging tense ang lahat kapag nakikita ito, ngunit ginagamit ni Sumon ang kanyang kapangyarihan para hilahin ang driver at ang bata pabalik sa kalsada. Iniligtas niya ang bata mula sa pagkakahawak ng masamang espiritu at pagkatapos ay binasag siya pabalik sa kalsada. Kaya't si Moon ay nagbigay ng pangwakas na sipa sa masamang espiritu na tinatalo siya ng buo. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa dibdib ng masamang espiritu at ipinatawag ito. Kinabukasan, nang may pupuntahan sina Hannah at Sumon, nakita nila ang isang bata na naglalabas ng kanyang galit sa isang stuffed toy. Kaya pinuntahan ni Moon ang bata at tinanong kung ano ang problema. Ngunit ang bata ay napakabastos na kumilos kay Sumon at tumakbo patungo sa kanyang tahanan. Nang sundan nina Sumon at Hannah ang bata sa kanyang tahanan, nakita nilang binubugbog ng kanyang ama ang kanyang ina para sa pera. Pagdating doon ng batang iyon, lumapit din sa kanya ang ama at hinihingi ang lugar kung saan itinago ng kanyang ina ang pera. Nang hawakan ni Sumon ang kamay ng ama na iyon para pigilan siyang bugbugin ang bata, nalaman niyang adik pala talaga ang lalaki, at madalas niyang binubugbog ang kanyang asawa, kaya kaso ng domestic violence at ang mga kamay ng counter sa lalaki, sa departamento ng pulisya. Nakita rin ni Hannah ang ilang mga sulyap sa lalaking iyon na nagmamakaawa na maglaan pa ng ilang oras mula sa mga loan shark para mabayaran ang kanyang utang. Pagkatapos nito, ang ina at ang bata ay iniimbitahan sa bahay ng counter kung saan sila ay binibigyan ng pansit upang kainin at gamutin ng mabuti. Sinisikap ng mga counter na alisin sila sa trauma na kanilang kinakaharap dahil sa karahasan sa tahanan. Samantala, may nakikita kaming mag-asawa sa ultrasound room na masaya na makita ang kanilang fetus sa sinapupunan. Mabait silang mag-asawa, at ito ang kanilang unang anak, kaya naman tuwang-tuwa sila rito. Paglabas nila ng kwarto, nakakita sila ng balita tungkol sa scam sa isang residential area. Nawala rin ang buong pera ng mag-asawa sa scam na iyon. Napansamantalang nagpapahina sa kanilang kaligayahan.
Ang babae, si Minji, ay nababalisa nang makita ang balita habang ang lalaki, si Majusok, ay sinusubukang pakalmehan siya na sinasabing ibinaon na nila ang nakaraan at ngayon ay kailangan nilang tumuon sa darating na hinaharap na kasama ang kanilang anak. Mamaya, sa gabi, nakikita namin ang dalawang ikatlong antas ng masasamang espiritu na nagsasaya sa kanilang oras sa isang lugar sa China. Nahanap na ng mga counter sa China ang kanilang lokasyon at ngayon ay sasalakayin na nila sila. Pagpasok nila sa mansyon ng masasamang espiritong iyon, nakita ng counter healer na si MS. So, ang isang biktima na nakahandusay sa lupa. Kaya, sinimulan ni MS. So, napagalingin ang mga sugat ng biktimang iyon. Biglang dumating ang isa pang masamang espiritu, si Wang, mula sa isang sulok at sinalakay ang counter ng healer, si MS. So, ngayon, may tatlong masamang espiritu sa mansyon na iyon at lahat sila ay napakalakas. Si Wang lamang ang pumatay kay MS. So, at sinisipsip ang kanyang kaluluwa. Ang pangunahing masamang espiritu, si Huang Pilguang, ay pumapatay ng isa pang kontra at sinisipsip ang kanyang kaluluwa kasama ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang sariling katawan. Ang ikatlong masamang espiritu ay si Shelly Choi na nakikipaglaban sa isa pang kontra at napakadaling patayin siya at pagkatapos ay sumipsip ng kanyang kaluluwa at kapangyarihan. Samantala, ang pinakamalakas sa mga counter ay umaatake kay Huang Pilguang. Ang counter na ito ay mahusay sa psychokinesis tulad ng Sungo ng Korea. Binigyan niya si Huang Pilguang ng isang mahirap na oras, ngunit sa huli, siya ay natalo. Ang masamang espiritu ay naglalaro at pinapatay din ang counter na ito. Pagkatapos, sinisipsip ni Huang Pilguang ang kanyang kaluluwa at muling nag-reclaim ng maraming kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa lahat ng bagong kapangyarihang iyon, ang tatlong masasamang espiritu ay naglalayag patungo sa Korea. Samantala, sa opisina ng imigrasyon ng espiritu, ang mga katapat ng mga counter ng Korea ay nagpapaalam sa kanila tungkol sa nangyari sa China. Sila ay nagbabala sa counter ng Korea ngayon mula sa mga masasamang espiritu na iyon dahil maaari nilang makuha ang kapangyarihan ng mga counter. Ngayon din ay mayroon na silang kapangyarihan ng mga Chinese counter kaya kailangan maging maingat sa kanila. Nang maglaon, naabot ng ilang goons ng mga loan shark ang mag-ina at ang bata na iniligtas kanina ng mga counter mula sa paniniil ng kanilang lalaki. Ngayon, gusto ng mga loan shark na bayaran ng ina at ng bata ang kanilang utang sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kanilang mga organo. Nararamdaman ni Hana na may problema ang pamilya. Kaya lahat ng counter ay mabilis na umalis patungo sa lugar kung saan pinahihirapan ng mga goons ang mag-ina. Dinala muna ng doktor ang ina sa likod ng mga blind at tinutukan ng pampamanhid para kunin ang kanyang mga organo. Sa sandaling iyon, ang counter ay umabot doon at iniligtas ang ina mula sa mga goons. Lahat sila ay nakikipaglaban sa masasamang tao. Isang MOTAC ang nagligtas sa bata gamit ang kanyang psychokinesis powers kapag binato siya ng kutsilyo ng isang lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, ang babae ay bumalik sa kanyang katinoan at ang ina at ang bata ay muling nagkita. Ang eksena ay lumipat sa isang tila paipong batang lalaki, si Najik Bong, na nag-aalaga ng ilang baka sa labas ng lungsod. Pagkatapos ng kanyang trabaho sa bahay ng baka, pinuntahan ni Najik Bong ang isang batang babae na nakilala niya sa internet. Ngunit nakita ng dalaga si Najik Bong sa unang pagkakataon at mabilis na sinubukang iwasan ito kahit papaano. Hindi niya akalain na magiging tanga pala ang bata, kaya iniwan pa niya ang kanyang kape at umalis sa lugar. Nakita ni Jake Bang na iniwan ng dalaga ang kanyang telepono sa mesa. Kaya kinuha niya ang telepono at hinabol ang babae sa labas na tumitawid sa kalsada sa sandaling iyon. Wala siyang nakitang truck na paparating sa kanya sa kalsada. Sa kabutihang palad, nakarating doon si Jake Bang sa tamang oras at binigyan siya ng sipa, itinulak siya palayo sa kalsada. Sa kasamaang palad, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. At nabangga siya ng truck sa kalsada. Pinagmamasdan ni Im Ho-tak ang buong eksena habang dumadaan sa malapit. Sinundan niya ang bata sa ospital kung saan ang kanyang ama ay umiiyak para sa mas mabuting kalusugan ni Jake Bong. Alam ni Im Ho-tak na ang batang lalaki ay akmang-akma upang maging isang kontra dahil pinahahalagahan niya ang buhay ng ibang tao sa kanyang sarili. Kaya, binigyan niya ng pangalan Jake Bong ang Spirit Immigration Office. Pagkaraan ng ilang oras, natagpuan ni Jake Bong ang kanyang sarili sa isang napakagandang espasyo na tiyak na hindi Earth. Doon, nakita niya ang isang matandang babae na nagnangalang White Jen. Sino ang nagsabi kay Jake Bong na nasa vegetative state siya ngayon? Napakaliit ng pagkakataong bumalik si Jake Bong sa dati niyang buhay. Ngunit nandyan si White Jen para bigyan siya ng pangalawang buhay. Gusto niyang siya maging kalaban at labanan ng masamang espiritu sa kanyang bagong buhay. Gayunpaman, nagdududa si Jake Bong sa kanyang sariling kakayahan.
Siya ay masyadong mahina at mahihiyain na hindi niya maisip ang kanyang sarili na nakikipaglaban sa sinuman. Kaya tiniyak sa kanya ni White Jen na dadaan siya sa tamang pagsasanay para maging counter bago pumunta sa totoong laban. Sangayon si Jake Bong sa kanya. Sa susunod na eksena, nakita namin si Minji sa pagdinig ng korte tungkol sa huling hatol ng korte laban sa mga scammer ng residential area kung saan nawala ng pera si Minji at ang kanyang asawa. Sa kasamaang palad, ang hukuman ay hindi makahanap ng sapat na ebidensya para parusahan si Mr. Park ng Becto Company. Matapos ang aksidenteng pagkamatay ng presidente ng kumpanya, si Mr. Park ang kadudadadang sa mata ng publiko kaya nagtipon-tipon ang lahat sa labas ng court para pigilan si Mr. Park at tanungin siya. Gayunpaman, si Mr. Park ay kumuha ng ibang ruta sa paglabas upang maiwasan ang publiko, ngunit sa kanyang sorpresa, si Huang Pilguang at ang kanyang mga kasama ay pumunta doon. Gusto rin nila ng pera mula sa kanya dahil ang presidente ng Baekdo Company na si Lee Chung Jae ay tinalikuran na rin sila. Ngayon, pinagbantaan ng tatlo si Mr. Park at hiniling sa kanya na ibalik ang kanilang pera. Samantala, bumukas ang pinto ng elevator at nakatayo si Minji sa labas ng elevator. Nakita niyang pinahihirapan nila si Mr. Park. Mabilis na inaila ni Kelly si Minjin papasok. Sa kabilang banda, nasa trabaho si Majusok at may nagpaalam sa kanya na pumunta sa ospital. Pagdating niya sa ospital, nalaman niyang patay na ang kanyang asawa at si Mr. Park ay nasugatan ngunit buhay pa rin. Ang lahat ay nag-iisip na si Mr. Park ang pumatay kay Minjin nang pumunta siya roon upang humingi ng kanyang pera. Ang balitang ito ay ganap na sok sa mga piraso. Hindi lang ang love of life niya ang patay, pati ang panganay niyang anak sa sinapupunan ay patay na rin. Nawasak ang buong mundo niya. Sa libing, sinubukan ng mga ahente mula sa kumpanya ng Pay na ipahayag ang kanilang kalungkutan tungkol sa asawa ni Maji Yusof. Pero itinuring niyang sila ang may kasalanan ng pagkamatay ng kanyang asawa, kaya napakabastos niya. Samantala, nakuha ng masasamang espiritu ang kanilang pera mula kay Mr. Park sa kanilang bank account matapos siyang pagbabantaan. Nakatira sila sa isang elite resort area sa pinakamataas na palapag ng isang mataas na gusali. Mula noon, nakita ni Huang Pilguang ang mga ilaw ng mga teritoryong tinatawag ng mga counter. Alam niya na ang mga ilaw na ito ay maaaring magdala ng maraming kapangyarihan sa kanya. Kaya, gusto niyang mahuli ang mga counter sa Korea ngayon. Ang batang lalaki na naaksidente, si Jake Bong, ang kanyang kaluluwa ay nahulog mula sa kalangitan at bumalik sa katawan na naruroon sa ICU ng ospital. Napakasaya niya sa pagkakaroon ng bagong buhay. Nandoon ang MOTAK na naghihintay na magising si Jake Bong. Tapos MOTAK. Kinuha si Jake Bong para ipakilala siya sa ibang mga counter at pagkatapos ay kumuha ng litrato ang buong team para makuha ang moment. Pagkatapos noon, pumunta si Hannah sa ospital para tingnan ang mga alaala ni Mr. Park. Doon, nalaman niyang hindi nag-iisa sina Minji at Mr. Park sa elevator. Naroon din ang tatlong napakalakas na masamang espiritu at posibleng napatay nila si Minjin. Nang sumunod na araw, si Huang Pilguang ay pumunta mismo sa hideout ng counter. Kaya naman mabilis siyang kinilala ni Moon bilang masamang espiritu. Pero wala siyang magawa dahil maraming lalaki sa restaurant na hindi masasaktan ni Somon. Naglalaban sina So Huang Pilguang at Somon sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan sa psychokinesis. Kahit na sila ay nakaupo sa upuan, ang kanilang mga kapangyarihan ay gumagawa ng mga salamin na bintana at mga panel na masira. Ayaw din ni Huang Pilguang na makipag-away physically dito dahil pumunta lang siya doon para i-assess ang kapangyarihan ng Counter of Korea. Iniwan niya ang lahat ng mga counter nang walang karagdagang ginagawa. Paglabas niya, napaluhod si Moon at dumudugo ang kanyang ilong habang ginagamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para pigilan si Huang Pilguang na sakta ng sinuman sa restaurant. Sa kabilang banda, dumudugo din ang ilong ni Huang Pilguang na nagpapahiwatig na napakalakas din ni Somon. Pagkaraan ng ilang oras, nakita namin ang isang police mobile na naghahatid kay Mr. Park papunta sa bilangguan, ngunit dumating doon si Majusok kasama ang kanyang sasakyang bombero. Bumangga siya sa sasakyan ng pulis at natamba ang lahat ng pulis. Pagkatapos ay pumasok siya sa sasakyan at may pagkakataong patayin si Mr. Park. Ngunit pinipigilan siya ng kanyang panloob na sarili na pumatay ng tao. Pinatigil niya ang kanilang pag-iisip. Paano makakapatay ang isang tao ng ibang tao? Nakarating din doon si Imhotep at isinama si Mahusok. Maya-maya, nakita namin sina Mahusok at Summon na nag-uusap dahil matalik silang magkaibigan. Sinubukan ni Summon na kumbansihin si Mahusok na siya ay isang mabuting tao at dapat siyang manatiling mabuting tao.
Ngunit si Mahusok ay nilamon ng kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang asawa at sanggol. Kaya, binanggit niya na hindi na siya mabuting tao. Nang maglaon, nang pumasok si Mahusok sa loob ng bilangguan, sinubukan siya ng ilang mga bilanggo na kutsain na sinasabing hindi man lang makapaghiganti si Mahusok sa kanyang asawa. Nagalit ito kay Mahusok at nagsimula siyang makipag-away sa kanila. Hindi nagtagal, dumating doon ang mga gwardiya ng bilangguan at dinala si Mahusok sa nag-iisang selda. Wala nang pagnanais na mabuhay ngayon si Mahusok. Ginagamit niya ang kanyang kamiseta upang gumawa ng sariling gawang lubid at inilagay ito sa mga bakal na bar ng bintana upang magbigti. Kapag handa na siyang gumawa ng hindi maisip, isang masamang espiritu ang dumarating at pumapasok sa kanyang katawan na pinipigilan si Mahusok na gawin ang hindi maisip. Ang puot at depresyon ni Mahusok ay tinatawag na masamang espiritu at ngayon ang kanyang katawan ay nagkikimkim ng kasamaan sa loob niya. Bumalik sa hideout ng counter, si Jikbong ay nakaamoy ng napakasama. Ang kakayahan niya ay naaamoy niya ang amoy ng masasamang espiritu kung mayroon man malapit sa kanila. Kaya, ang lahat ng mga counter ay naiwan sa direksyon ng amoy ayon sa mga tagubilin ni Jikbong. Ngunit napunta sila sa isang bahay ng baka at walang amoy maliban sa amoy ng dumi ng baka. Kaya akala nila na pagkamalin lang ni Jikbong ang amoy ng dumi bilang amoy ng masamang espiritu. Nang malapit na silang umalis, si Hana ay may mga pangitain na may nambugbog sa isang inosenteng lalaki. Gayunpaman, ang problema ay ang mga pangitain ay mula sa dalawang magkaibang lugar kaya hindi ganap na mali si Jikbong. Kaya, ang mga counter ay nahati sa dalawang grupo. Si Miss Cho at Choi Jiangmal ay pumunta sa Museo ng Sining kung saan matatagpuan nila si Huang Pilguang. Isa itong bitag para sa mga counter dahil gusto ni Huang Pilguang si Sungun doon. Gusto niya ang kapangyarihan ng mga counter matapos silang patayin. Nasa Art Museum din si Huang at sinimulang salakayin ang lumang counter duo. Ang ibang grupo na naghahanap ng masasamang espiritu sa mga bukirin ay nalaman tungkol kay Huang Pilguang sa Museo ng Sining. Kaya, mabilis na umalis si Sungun para sa tulong ng mga lumang counter. Bumalik sa Museo ng Sining, buong lakas ni na Miss Chu at Choi Jiangmo na lumaban kay Wong. Sa isang punto, malapit na nilang patayin si Wong. Ngunit nakikialam si Huang Pilguang sa kanyang mga kapangyarihan sa psychokinesis. Ginagawa niya ang sandata ni Miss Chu na nakaturo sa Choi Jiangmo. Gusto ni Huang Pilguang ang pagkamatay ni Choi Jiangmo sa kamay ni Miss Chu. Ngunit sa kabutihang palad, nakarating doon si Sungun sa tamang oras at pinalihis ang sandata na iyon sa ibang direksyon. Ngayon, magsisimula na ang laban sa pagitan ni Huang Pilguang at Sungun. Parehong makapangyarihan at malakas ang dalawa, kaya napaka-interesante ng laban. Isinabit ni Huang Pilguang si Sungun sa dingding at sinabi na gusto rin ni Sungun na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpatay sa mga masasamang espiritu. Kaya, hindi rin mali si Huang Pilguang na gusto niya ng kapangyarihan para sa kanyang sarili. Naalala ni Moon ang mga mukha ni na Minji at Majusop na iniisip na hindi siya matatalo ng ganoon kaga. Kailangan niyang maghayganti para sa kaibigan niyang si Majusop. Kaya, tinawag ni Sumon ang teritoryo na nagbibigay sa kanya ng labis na kapangyarihan kaya napalayan niya ang kanyang sarili mula sa pagkakahawak ni Huang Pilguang. Pagkatapos, itinatali niya ang lahat ng mga paa ni Huang Pilguang na ginagawa itong nakabitin sa kanyang tainga. Biglang dumating doon si Choi Jiang Mo at sinamantala ni Huang Pilguang ang pagkakataon. Siya ay umakit ng baril sa kanyang kamay at nagpaputok ng bala patungo kay Choi Jiang Mo. Iniisip na pupuntahan siya ni Sungun para iligtas ang lumang counter at tama siya. Kaya mabilis na tumalon si Moon kay Choi Jiang Mo at kinuha ang bala sa kanyang sariling braso. Sa kabilang banda, nagawang talunin ni na Miss Chu at Mutak si Wong at pagkatapos ay ipinatawag ni Miss Chu ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang kamay sa dibdib ni Wong. Samantala, sa mga bukirin, nag-iisa si Nahana at Jikbong na nakikipaglaban kay Shelly na ginagamit ang kanyang pambihirang bilis para masugitan si Hana. Dahil hindi sapat ang amoy ni Jikbong para mahanap ang masamang espiritu, ginamit ni Hana ang kanyang sentido para masuri ang mga galaw ni Jelly at itinulak ang sarili niyang suntok sa mata ni Jelly. Sa ganitong paraan, masasaktan ng gusto si Jelly at mabilis na umalis doon. Bumalik sa hideout ng mga counter, si Choi Jiangmo ay nagalit kay Sungun na sinasabing itinaya niya ang kanyang sariling buhay upang iligtas ang isang lumang counter na hindi maaaring makatulong sa koponan. Ang Sungun ang pangunahing counter na ang mga kapangyarihan ay sapat para sa team na umasa. Kung patay na si Sungun, hinding-hindi makakalaban ng team ang masasamang espiritu. Pinapayuhan ni Soo Choi Jiangmo si Sungun na huwag nang ipagsapalaran muli ang kanyang buhay para sa iba sa susunod.
Sa kabilang banda, tinitingnan ni Kelly ang kanyang nasugatan na mata sa salamin. Siya ay nabulag ngayon sa pamamagitan ng mata na iyon at siya ay galit na galit kay Hannah para sa paggawa nito sa kanya. Siya ay positibo na wala silang magagawa laban sa mga counter na iyon dahil masyado silang makapangyarihan. Ngunit sinabi ni Huang Pilguang na ito ay simula pa lamang at kukunin niya ang kapangyarihan ng mga counter na ito sa lahat ng paraan. Samantala, si Majusok ay nakikipaglaban sa masamang espiritu sa loob ng kanyang katawan. Madalas siyang nagigising mula sa masamang panaginip sa kanyang selda. Ngunit ito ay hindi masamang panaginip, ngunit aktwal na pakikipag-usap sa masamang espiritu na nag-uudyok sa kanya na kumilos para sa paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang asawa. Kinabukasan, nakahanap si Sungo ng sulat na iniwan ni Jikbong. Sa liham, binanggit ni Jikbong na hindi siya fit para sa counter steam at aalis na siya para bumalik sa kanyang village. Pakiramdam niya ay napakahina niya para labanan ang masasamang espiritu. Ang tanging kapangyarihan niya ay amuyin ang masasamang espiritu. Ngunit hindi rin ito gumagana madalas. Kaya, ang lahat ng mga counter ay pumupunta sa kanyang nayon upang kumbansihin siya na bumalik sa koponan. Pero persigido pa rin si Jake Boing sa kanyang desisyon at hindi na bumabalik. Kaya pinabayaan siya ng mga counter. Sa nayon, si Jake Boing ay patuloy na nagkakaroon ng memory flashbacks ng kanyang team. Namimiss na niya ang mga ito pero ayaw pa rin niyang bumalik. Isang araw, pinapunte siya ng kanyang ama sa bahay ng punong nayon para sa ilang trabaho. Pagdating doon ni Chikbong, nakita niyang papatayin ang anak ng punong nayon ang kanyang ama dahil sa hindi pagpirma ng ilang dokumento. Nais ng anak na ibenta ang lupa ng kanilang mga sakahan para makakuha ng pera at makapagtatag ng bagong negosyo. Ngunit hindi ito gusto ng ama, kaya kumuha ng kutsilyo ang anak at inatake ang kanyang ama. Nakarating doon si Chikbong sa tamang panahon at sinubukang tulungan ang pinuno ng nayon sa pagtakas mula sa mga kamay ng kanyang anak. Gayun din, nakita ni Chikbong na ang anak ay talagang isang masamang espiritu. Kapag nag-aaway sila sa labas, pinakikialaman sila ng ama ni Chikbong para iligtas ang kanyang anak. Pero tinalo pa ng masamang espiritu ang matanda. Si Chikbong ay pumagit na upang iligtas ang kanyang ama, ngunit diretsyong nataman ang kanyang ilong at nahulog sa dumi ng baka. Biglang lumakas ang lakas ng kanyang pangamoy at ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban na parang nagising ang nakatagong lakas ni Jikbong, dumarating din ang mga counter para humingi ng tulong. Pero sapat na ngayon si Jikbong para sa masamang espiritong iyon. Binugbog niya ito ng husto at sa huli ay tinawag niya ang espiritu sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Bumubuo ito ng kumpiyansa pabalik kay Jikbong upang labanan ang mga masasamang espiritu kaya ngayon ay sasali na siya sa kanyang koponan sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Majiusok na mag-ensayo kung ano ang sasabihin sa korte upang makawala sa mga paratang sa kanyang ulo. Sinisikap ng abogado na isagawa ang mga pangungusap na iyon, ngunit paulit-ulit na pinupukaw ng masamang espiritu si Majiusok patungo sa karahasan. Sa sumunod na araw sa korte ay nagbigay ng pahayag ang lahat. At nang si Majiusok na ang magbibigay ng statement ay una niyang nasabi na nagsisisi siya sa mga aksyon na ginawa niya kay Mr. Park. Ngunit pagkatapos ay pumasok si Huang Pilguang sa courtroom kasama si Shelly. Dahil dito, nangingibabaw din ang masamang espiritu ni Majusok sa kanyang katawan. At sinabi niya na gagawin niya rin ito kung magkakaroon siya ng isa pang pagkakataon. Sinabi ni Majusok na maghihiganti siya sa pagkamatay ng kanyang asawa sa pamamagitan ng pagpatay sa mga salarin sa likod nito. Matapos marinig ang matinding pahayag na ito, hindi nakita ng korte na inosente si Majusok at ipinabalik siya sa bilangguan. Sa labas ng courtroom, sinubukan ni Mo na kausapin ang kanyang kaibigan. Ngunit sinabi ni Majusok na sinabi na niya sa kanya na hindi siya mabuting tao. Tinatantya ni Huang Pilguang ang tunay na potensyal ni Majusok. Kaya nakakakuha siya ng higit pang impormasyon tungkol sa kanya at pagkatapos ay pinuntahan siya sa bilangguan. Doon, iniintriga ni Huang Pilguang si Majusok na sinasabing ang tunay na salarin ng pagkamatay ng kanyang asawa ay hindi si Mr. Park, pero ibang tao. Ginagawa niya ito upang madagdagan ang pagnanais na maghayganti sa puso ni Majusok upang ganap na makontrol ng masamang espiritu ang katawan ni Majusok. Kinabukasan, nakilala ni Hannah ang isang matandang kaibigan mula sa kanyang paaralan. Minahal niya siya noong mga araw na si Hannah ay nasugatan ng husto at na hospital ng maraming araw. Ngunit pagkatapos ay si Hannah ang napili bilang kontra at umalis siya nang walang sinasabi sa kanya. Ngunit ngayon ang kalikasan ay muling nagbigay sa kanila ng pagkakataong magkasama. After that, nagkita ulit sila. Sa pamamagitan ng paggamit ng pangamoy ni Jikbong, hinahabol ng mga counter si Shelly na nakikipagkita sa ilang tao noong mga oras na iyon.
Gusto niya ang pera ng presidente ng Bakayde Company mula sa mga taong iyon, ngunit ang mga counter ay nakarating doon at nabigo ang kanyang misyon. Hinahabol nila siya, ngunit gumagamit si Shelly ng kaunting pagtagas ng gas mula sa mga tubo upang tumakas mula sa lugar na iyon. Mamaya, sa gabi, pumunta sina Mutak at Somun para maghanap sa isang department store dahil nakakuha sila ng lead sa scam ng Bakayde Company, sa sandaling subukan nilang maghanap sa computer sa shop na iyon. Ang data ay automatikong na-format mula sa computer. Gayun din, ang isang lalaki ay nakikitang tumatakbo mula sa lugar na iyon upang iligtas ang kanyang buhay. Hinabol siya ng mga counter unit, hindi siya nahuli. Napasulyap na lang sila sa partikular na tato sa leeg ng lalaking iyon. Sa kabilang banda, sina Huang, Pil, Guam, at Jelly ay pumasok sa bilangguan upang makilala si Majiusok. Binugbog nila siya doon at muling sinubukang pukawin ang kanyang galit at paghihiganti pa. Iniwan nila siyang nasugatan sa sahig ng gallery ng bilangguan at bumalik. Nang imulat ni Majiusok ang kanyang mga mata, siya ay nasa infirmary. At ang masamang espiritong iyon ay kinukumbinsi pa rin siya patungo sa karahasan. Biglang nagising si Majiusok, itinuturing na naman itong masamang panaginip. Sa infirmary, naroroon muli ang mga bully na preso at muli silang hinarap ni Majiusok. Ngunit sa pagkakataong ito, si Majiusok ay nasa ilalim ng impluwensya ng masasamang espiritu, kaya ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para talunin ang mga bilanggo at pagkatapos ay lumabas siya sa kulungan. Sa labas ng bilangguan, nakatayo doon si Somun at nakipagkita sa kanyang kaibigan na si Majiusok. Ngunit hiniling sa kanya ni Majiusok na umalis dahil wala siyang intensyon na pumatay ng sinuman maliban sa mga salari ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ngunit patuloy na sinusubukan ni Somun na kumbansihin siya na mag-isip ng positibo. Nagkakaroon pa sila ng pisikal na away. Pagdating ng mga pulis doon na nakatutok ang kanilang mga baril kay Majiusok, inilihis sila ni Somun, iniligtas ang kanyang kaibigan. Ngunit sinamantala ni Majiusok ang pagkakataong ito at tumakas mula sa lugar na iyon gamit ang isang lumang pickup truck na nakaparada sa malapit. Huang Pilguang kasama si Shelly, nakikita ang buong eksena mula sa kanyang sasakyan at masaya tungkol dito. Pumunta si Imhotep upang tingnan si Mr. Park dahil siya ang unang target ng Mujasek. Buti na lang at hindi pa nakakarating si Mujasek sa lugar. Gayun din, binisita ng dalawang opisyal ng pulisya ang ina ni Mujasek at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pahinga sa bilangguan para sa kanyang anak. Hiniling nila sa ina na tawagan sila kaagad kung pupunta doon si Mujasek para salubungin siya. Sa sandaling umalis ang mga pulis sa bahay, pumunta doon si Mujasek upang salubungin ang kanyang ina. Pinapasok siya ng ina, ngunit itinanggi niya ito. Siya ay dumating upang makilala ang kanyang huling pagkakataon dahil siya ay pupunta sa isang misyon kung saan ang pagbabalik ay napakahirap. Paglabas ni Majiusok sa bahay, maraming pulis ang pumupunta doon na nakatutok sa kanya ng baril. Ngunit natamba silang lahat ni Majiusok sa loob ng ilang segundo. Dumating muli ang kanyang ina mula sa likuran. Nagsusumamo sa kanya na huminto, ngunit hindi nakikinig si Mahusok sa sinuman. Samantala, nakarating na ang mga counter doon, ngunit wala na si Mahusok. Kaya, tinawag ng mga counter ang teritoryo para hanapin si Mahusok. Sa kanilang pagtataka, si Mahusok ay nakakapag-usap sa pamamagitan ng teritoryo. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng mga counter ang isang napakalakas na masamang espiritu na kayang makipag-usap sa teritoryo ng mga counter. Tinatalakay nila ang bagay sa Seoul Immigration Officers. Sino ang nagbabala sa mga counter na huwag hayaang magsama ang Huang Pilguang at Majiusok? Kung hindi, isang ganap na masamang espiritu ang isisilang na magiging mapanganib para sa buong mundo. Mamaya, nakita namin ang ina ni Majiusok sa ospital at binibisita siya ng mga counter. Nakita ni Majiusok ang ospital na nakatayo sa bubong ng isa pang gusali. Sa sandaling iyon, dumating doon sina Huang Pilguang at Jelly. Sinisikap nilang kumbansihin si Majiusok na dapat niyang patayin ang lahat ng darating sa kanyang paraan ng paghihiganti. Una, dapat niyang patayin ang mga counter dahil palagi silang magiging problema para sa kanya. Ngunit buhay pa rin si Majiusok sa likod ng pangingibabaw ng masamang espiritong iyon, kaya itinanggi niyang pumatay siya ng sinuman maliban sa mga salari ng pagkamatay ng kanyang asawa. Dahil dito, naiintindihan ni Huang Pilguang na kailangan pa rin ni Majiusok na itulak ang karahasan. Upang pagsiklab ang kanyang galit, pumunta si Huang Pilguang sa ospital upang patayin ang ina ni Majiusok. Ibinaba niya ang lahat ng ospital at inalis ang air tube ng ina ni Majiusok, ngunit ang mga counter ay nakarating na sa ospital sa oras na iyon, kaya ang masasamang espiritu ay kailangang tumakbo mula roon. Sa kabutihang palad, ang mga counter ay nakarating sa operating room sa oras at pinagaling ang ina ni Majiusok.
Samantala, iniimbestigahan pa rin ni Mutak ang mga tao sa likod ng Bakedo Company dahil isa-isa silang pupunta sa likod ni Majosek. Dapat silang maabot ng mga pagkikita para sa kanilang kaligtasan. Sa gabi, nararamdaman ni Jitbay ng amoy ng masasamang espiritu na nasa ospital sa oras na iyon. Sa pagkakataong ito, dumating sila para isama si Mr. Park. Ipinaalam nila kay Majusok na buhay pa si Mr. Park na siyang pangunahing salari ng pagkamatay ng kanyang asawa. Kaya, nadagdagan ng galit ni Majusok at narating niya ang lokasyon kung saan naroroon si Mr. Park. Si Huang, Pil, Guang, at Shelly ay nakatingin sa malayo at ang mga counter ay papunta na upang pigilan si Majusok. Sa isang abandonadong gusali na nilalamon ng kanyang galit, itinaas ni Majusok si Mr. Park gamit ang isang kamay. Nasa isipan niya ang lahat ng alaala kung paano niya niloko ang mga tao at pagkatapos ay tinalikuran ng korte. Papatayin na ni Majusok si Mr. Park nang makarating doon ang mga counter at subukang kumbansihin siya na hindi si Mr. Park ang tunay na salarin ng pagkamatay ni Minji. Ngunit si Majusok ay hindi naniniwala sa kanila at pinatay doon si Mr. Park. Sinubukan ng mga counter na tumalon papunta sa kanya para pigilan siya. Ngunit binibigyan niya sila ng malakas na pagtulak na nagpapalayo sa magkabilang counter. Pagkatapos, sinisipsip ni Majusok ang kaluluwa ni Mr. Park. Nang makita ang lahat ng ito, naging seryoso si Sungun sa pagkakataong ito at sinimulang salakayin si Majusok na kayang ipagtanggol ang ilan sa mga unang galaw ni Sungun. Ngunit sa huli, nangingibabaw ang kontra sa masamang espiritu. Ngunit gayunpaman, hindi hinayaan ng puso ni Sungun na tamaan siya ng dati niyang kaibigan. At itinigil niya ang kanyang mga suntok. Lahat ng ito ay pinapanood ni Huang Pilguang mula sa malayo, kaya bumaba siya doon, tinulak niya si Sungun at tinulungan si Majusok na tumakas mula roon. Sa kabilang banda, pumunta si Gaili kay Hana upang mag-higanti para sa kanyang mata. Papatayin na niya si Hana, ngunit dumating ang ibang mga counter para tulungan siya. Habang nakikipaglaban pa rin si Gaili sa mga counter, umalis na si Huang Pilguang na iwan siyang mag-isa, kaya tumakbo rin siya mula sa lugar na iyon. Bumalik sa tagwa ng masasamang espiritu, muling sinubukan ni Huang Pilguang na pukawin si Majusok para sa karahasan. Pero persigido pa rin si Majusok sa kanyang paninindigan na gusto lang niyang makaganti, at hindi niya sasamahan si Huang Pilguang sa kanyang misyon na makakuha ng higit na kapangyarihan. Sa kabilang banda, sina Mutak at Sungun ay nahaharap sa isa't isa. Tinanong ni Mutak si Sungun kung bakit hindi niya ipinatawag ang masamang espiritu ni Majusok noong nagkaroon siya ng pagkakataon na gawin iyon. Kaya sumagot si Moon na sa tingin niya ay buhay pa rin ang konsensya ni Majusok sa masamang espiritong iyon at gusto niyang bigyan siya ng pagkakataon bago pumatay. Samantala nakita namin na sinabi ni Huang Pilguang kay Majusok na ang tunay na salarin na nanloko sa kanya at sa kanyang asawa ay buhay pa. Sa susunod na eksena, makikita natin ang presidente ng Bakedo Company na si Lee Chun-jae na naroroon sa kanyang mansyon. Ginawa niya ang kanyang sariling kamatayan upang maiwasan ang mga pampublikong katanungan tungkol sa panluloko na ginawa niya sa kanila. Sa kabilang banda, galit si Gili kay Huang Pilguang dahil iniwan siyang mag-isa sa mga counter kagabi. Kaya siya ngayon ay nagtatrabaho ng mag-isa upang makakuha ng higit pang mga kapangyarihan para sa kanyang sarili. Nilapitan siya ni Huang Pilguang para kumbansihin siyang bumalik sa kanya. Ngunit alam na ngayon ni Jelly ang tunay na intensyon ni Huang Pilguang na gusto lang ng higit na kapangyarihan at wala ng iba pa. Kaya, hindi na siya muling makakasama ni Huang. Kasabay nito, iniimbestigahan pa rin ng mga counter ang scam ng Bakedo Company. Iniipon nila ang lahat ng impormasyong magagamit nila mula sa lahat ng dako. Batay sa impormasyong ito, nakakuha sila ng lead at pumunta sa mga goons ng Bakedo Company. Sino sa mga oras na iyon ay nanloloko ng ilan pang mga tao sa ibang lokalidad? Iniligtas ng counter ang mga taong iyon mula sa scam na ito at nakahanap si Miss Chu ng isang lalaki na kilala niya mula sa kanyang nakaraan. Kapag abala ang mga counter sa kanilang trabaho, dumating ang matandang nobyo ni Hana. Kaya't isinasama siya ng mga counter sa tanghalian at nag-e-enjoy sila sa kalidad ng oras na magkasama. Gayunpaman, si Jitbay ay nagkakaroon ng damdamin para kay Hana. Kaya, umalis siya sa mesa nang makita niya ang isa pang batang lalaki kasama si Hana. Pagkatapos, pinuntahan ni Miss Chu ang lalaking nakita niya kanina kasama ang mga goons ng Bakedo Company. Siya si Lim Jae-yo, na unang biktima ng karahasan na pinagaling ni Miss Chu. Ngunit hindi alam ni Lim Jae-yo na nakikipagkita siya sa matandang babae na nagpagaling sa kanya siyam na taon na ang nakararaan. Samantala, abala pa rin si Huang Pilguang at nag-aapoy ng galit kay Lee Chun-jae. Naalala niya ang araw na si Majusok ay pumunta si Minji para makipagkita kay Lee Chun-jae.
pero napakasama ng ugali niya sa kanya. Dinuraan pa siya nito at kinukutya sa harap ng mga tao. Nang dumating si Majosek para tumulong, binigyan siya ng suntok ni Chongjie at napatras siya. Ang pagsasalaysay ng buong pangyayaring ito ay sapat na upang mag-apoy ng galit at damdamin ng paghihiganti sa puso ni Majosek. Bumalik kay Miss Chu, na ngayon ay nagpapalim kay Lim Jae-yol. Sa eskinita, nakita ni Miss Chu at mutak ang isang kainahinalang lalaki na papunta sa bahay ni Jae-yol. Pupunta siya doon para patayin si Lim Jae-yol sa utos ng CEO ng bake company dahil tumambad ngayon si Jae-yol sa mga pulis. Ngunit ang mga counter ay dumating doon sa oras at iligtas ang binata. Pagkatapos, pinakinggan nila ang voice recording ng lalaking nag-utos ng pagpatay kay Jae-yol. Nang nasa kalagitnaan na sila ng paghahanap sa kinaroroonan ng lalaki sa likod ng boses, may naramdamang masama si Hana. Nakipag-ugnayan si Majusok sa medical na doktor na pumirma sa mga forensic na ulat ng bangkay ni Lee Chun-jae. Nagalit si Majusok sa kanya dahil tinulungan niya si Lee Chun-jae sa peking pagkamatay niya. Kaya ngayon ay inilabas ni Majusok ang dalawang mata niya sa doktor para matuto siya ng leksyon sa hindi pagmasdan ng malinaw sa bangkay. Sa kabutihang palad, ang mga counter ay umabot sa oras at si Miss Chu ay nagpapagaling sa mga mata ng doktor. Kinabukasan, nakilala ni Hana ang kanyang kasintahan, si Dewey, sa gabi. Ilang oras silang magkasama at nang magpo-propose na si Dewey kay Hana, hiniling niya sa kanya na huwag gawin iyon. Gusto niyang tapusin ang mga bagay na kasama niya dahil hindi ligtas na manirahan kasama siya. Lumingon lang si Hana pagkatapos sabihin ang lahat ng ito at biglang dumating si Jelly at sinalo si Dewey mula sa likuran. Binigyan siya nito ng sipa at itinapon. Sa kabilang banda ang laban nila Hana at Jelly ay nagsimula na. At sinadyang targetin ni Jelly si Hana dahil galit siya sa pagbulag nito sa isang mata niya. Ngunit pagkatapos ay pumagit na si Dewey upang iligtas si Hana at diretsyong sinuntok ni Jelly ang kanyang mga buko sa likod ni Dewey. Nang makita ito, nagalit si Hana at sinimulang salakayin muli si Jelly ng buong lakas. Ngunit si Dewey pa rin ang pinupuntirya ni Jelly dahil gusto niyang makitang nasasaktan si Hana. Hindi nagtagal, naduminahan ni Hana si Jelly at papatayin na sana siya nang dumating doon si Huang Pilguang at iligtas si Jelly. Ngunit hindi talaga nililigtas ni Huang Pilguang si Jelly. Gusto niyang patayin siya ng sarili niyang mga kamay para makuha ang kapangyarihan nito. Ngunit una, nais ni Huang Pilguang na patayin sina Hana at Dewey. Sa kabutihang palad, ginagamit ni Hana ang kanyang kapangyarihan para alisin si Dewey mula roon. Sinamantala ni Kelly ang pagkakataon at tumakbo upang iligtas ang kanyang buhay. Nakarating din doon ang ibang mga counter at pinagaling ni Miss Chu ang sugat ni Dewey. Pagkatapos ay inalis ni Hana ang lahat ng alaala nila sa isipan ni Dewey upang hindi na masaktan muli si Dewey para sa kanya. Pagkaraan ng ilang araw, naging abala si Dewey sa sarili niyang buhay nang hindi alam kung sino talaga si Hana. Nang sumunod na araw, narating ni Lim Jae-yol ang mansyon ni Lee Chung-jae upang makiusap para sa kanyang buhay. Nangako si Lee Chung-jae na ililigtas ang kanyang buhay, ngunit bilang kapalit, kailangang bitag ni Lim Jae-yol ang pulis na si Mutak para sa kanya. Kaya, pagkaraan ng ilang oras, pumunta si Miss Chu sa bahay ni Lim Jae-yol. Ang tingin niya sa kanya ay parang sarili niyang anak, kaya sinimulan niyang linisin ang buong bahay para sa kanya. Umuwi si Lim Jae-yol at hiniling sa kanya na huwag gawin ang lahat ng ito. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Miss Chu at nagpatuloy siya sa pagtatrabaho doon. Pagkatapos noon, binigyan siya ni Lim Jae-il ng isang basong juice na maiinom, ngunit may halo sa basong iyon. Sa sandaling inumin ni Miss Chu ang juice na iyon, siya ay nawala ng malay. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakagapos ng mga lubid sa hindi kilalang lokasyon. At nandoon ang ilang goons ni Lee Chung-jae. Pagkaraan ng ilang oras, dumating doon si Im O-tak para iligtas si Miss Chu. Tinalo niya ang lahat ng goons nang wala sa oras at pinalaya si Miss Chu mula sa mga lubad. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.